Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, and so ngayon, pupunta ako ng chemist. Punta ako ng pharmacy today. Samahan niyo lang ako guys. Pupunta lang ako ng pharmacy and then tingin tayo dun ng ano, ng vitamins. Titingin ako ng vitamins at saka mga pang flu, mga pang trangkaso like Codral, pili akong paracetamol. Meron ako sa bahay, kaya lang paubos na. So, magsa-stock na lang din ako. Kasi pa-winter na dito sa amin. Medyo ano na nga yung ilong ko eh. Pag morning, gabi lang sneeze ko. Hindi naman siya coronavirus, pero alam mo yon. Bili lang ako ng supplements at gamot sa chemist warehouse. So, I think magsasara sila ng alas 6 ngayon and mag-aalas 5 na ata. So, samahan nyo na lang ako, guys. Guys, umaatake na yung aking ilong. Ewan ko ba, nung pumunta ako dito, nagka-high fever ako. Pag summer na, nagda-dry na yung mga, alam mo, yung mga dahon, yung ano, yung blossom, yung pag humangin lang ganun, yung ilong ko, grabe, bahing na ako ng bahing. Dito lang naman yon, nagkaroon lang ako ng hay fever nung napunta ako dito. Bagay, wala namang hay banda dun sa kung saan ako nakapira dati, Pilipinas. Bumahing pa naman ako guys, malakas. Hindi ko kaya yung umatching ng pa-sexy. Mga ganun, tinuturuan niya ako ni Brad eh. Hindi ako marunong, talagang makate. Yeah, talagang full blast. Hindi na magano'ng kalayo sa bahay namin yung chemist dito banda sa Longgan. Boost mo yung immune system mo. Kain ako ng kain yun ng gulay guys. Tapos dapat at least mga 7 hours 7 to 8 hours yung tulog mo. Pero syempre pag busy masyado, minsan gabi na makauwi 7 hours yun. At least okay na din yung 7 hours. Natulog ko. Tapos ano, more on ano ko ngayon, more on green leafy vegetables. So
kung pwede lang 3 times or 4 times a week nakalagi akong kumakain ng kale. Nagki-kale ako. Tapos, pero yung salad ko, lagi talaga ako may salad. Yung lettuce, pepino. Salad yung lettuce, pepino. Ano pa ba? Yung normal na kinakain kong low carb, dire-diretso lang, pero more on, dinagdagan ko talaga ng maraming greens, maraming gulay ngayon. At saka, more on fish, nag-fish ako, salmon, gano'n. Kung meron kayong mabilhan ng ano, kung meron naman kayong fish oil, mag-fish oil kayo. Lalo na dito sa amin, mahirap yung fresh na fish, kasi puro frozen. Kung meron mang fresh, dito sa local shops namin, ang mahal. So, pag may time, punta ka ng Foods Grey sa Melbourne, doon medyo mas mura yung salmon doon. Yung mga salmon, yung salmon head, ang sarap sa pao. Kaya lang, syempre, minsan nga weekend, may work ako. Dapat today, may work din ako ng 5 a.m. So, dire-diretso 6 days a week ang work. Pero, sabi ko, kagabi, diretso ko na lang. So, nag-overtime ako, guys. From 10 a.m. yung work ko, natapos ko na 11 p.m. kagabi. So, naka-ano ko, naka 11, ele, ano, 5 hours. Naka 5 hours ako na overtime. Kasi nga, idediretso ko na lang kaysa naman mag-ano pa ako. Kaysa naman mag bumalik pa ako today. Kasi dapat ang balik 5 a.m. Naku, ang aga. Sabi ko, naku, wag na. Ya, ano ko na lang. Itutulog po na lang. Park lang tayo dito. Ayusin na natin ating park. At ng bili tayo na vitamins at flu tablet. Malamig, guys. So, andito na ako ngayon sa chemist. Papasok. Ito yung chemist warehouse. Ito yung sa may Gook Road. Ako, pasara na ata sila. Nag-aayos na sila. Pasok tayo, guys. Ito ako sa mga okay. Ito gusto ko guys kodlog kano 11 meron na yung dining pack $15-$16 yung Vicks magkano $14 magkano 24 tablets microleaf parang gusto ko tong ano tong cold and flu kotain ito kaya mix 5 kodrol no 36 tablets and dimetap for daytime and nighttime. Dito na tayo sa mga vitamins. Oh, half price sila, guys. Fish oil. Bilhan natin si Brad ng ginkgo biloba kasi paubos na po yung kanyang ginkgo. Si Brad talaga mayroon lagi siyang ginkgo biloba na maintenance.
Lagi siyang umiinom nito, guys. Takot siyang ano maano yung memory niya. So bilhan natin siya. So mukhang maganda. Immune support, olive leaf. 100 capsules for $17. Okay na to. $17 for chewable vitamin C, 500 tablets. So, kalalabas ko lang po ng chemist. May mga napamilya kong mga vitamins ni Bunjing, vitamins ko din po. Tapos, tumingin ako ng mga supplement. Pero yung iba dun, meron pa kasi kami sa bahay. So, ang nabili kong Quadral is yung day and night. Bumili ako nito, 36 siya na tablet. Ano pa ba? At more on ano lang eh. Mga Cetaphil para sa baby, para sa pamangkin kong si Ember. Share-share na lang sila nila kuya. May mga binili ako mga baby wash, may lotion din sila, tapos may Cetaphil na yung baby lotion, ganyan. Ilalagay ko sa box, guys, so mag-aayos ako ng balikbayan box. Tapos, itry natin itong bread na to. Hindi pa to na-try ng mga pamangkin ko eh. Pero first time ko, itatry muna. Tanungin ko din yung friend ko kasi alam ko gamit niya to sa baby niya. So, try natin to. Papadala ko. Then we'll see kung okay lang ba sa mga pamangkin ko. Kasi mas mura siya kaysa sa Cetaphil, guys. Then, bumili na din ako ng wipes. At bumili ako ng pabango. Kasi naubos ko na yung DKNY Be Delicious ko, which I like. Gusto ko siya. At the moment, ginagamit ko yung Marc Jacobs na Daisy, yung yellow. But this time, bumili ako ng Be Delicious. Maano kasi ito, guys, mabango siya talaga. Ito yung gamit ko dati sa office, nang nasa HR pa ako. So, kaita ko siya kanina, sabi ko, bili na lang ako ulit. Kasi wala na, paubos na yung mga pabango ko. Yun lang. So, uwi na ba tayo or punta mo din ako sa town? Iniwasan ko kasing pumunta sa town, guys, kasi pupunta ako ng town kung ano-anong nabibili ko. Pero dadaan tayo ng Aldi. Pumunta ako ng Aldi today kasi may bibilin lang ako na lalagay ko din sa box. Samahan niyo ako. Okay, see you again there sa Aldi. Doon tayo, punta tayo sa Aldi. So guys, tapos na ako sa Aldi, hindi na ako nag-video sa loob kasi naghahanap lang naman ako ng long life milk na ilalagay ko sa balikbayan box na ipapadala ko sa family ko sa Mindanao, sa Philippines. Pero wala sila, guys. Talagang ubos. Ang meron na lang natira, parang ilang piraso ng skim milk powder. Pero, syempre, full cream pa rin talaga. Mas maganda. So, hindi na. Wala. Bukas na lang siguro ng maaga. Bumili na lang ako ng nabili ko? Nakakita ko paracetamol. Syempre, panggamot. Paracetamol. Bumili ako na, hindi naman gano'ng ka-importante, pero cotton buds. Bumili akong dalawang piraso kasi nga, pinapadala ko pa rin sa Pilipinas kahit cotton buds. Favorite kasi ng pamangkin ko, guys. Lalo na si Zane, yung pamangkin ko pangalawa. Favorite niyang magpaano ng tenga, pero syempre sabi ko wag masyado kasi hindi naman pwede yung araw-araw talaga. Parang niya na, tawag nito, nakasanayan niya. Hinahanap-hanap ng tenga niya. And then si Ember, si Zoe Ember na pamangkin ko, sabi ng friend ko kasi, bilhan ko na lang din daw ng diaper. O, diba? Kaya bumili po ako ng diaper. Ayan. Pang 10 months na ito. Si Ember is pa lang siya. 3 months. So, pagdating sa Philippines nitong ng box, kakasya na sa kanya. So, bumili ako ng dalawa nito. Kasi parang mas mura pa, guys, pag dito bumili kaysa sa Pinas. So, bumili na lang din ako. Ay, diba? Titang-tita na ang dating. Pang tita goals. Alam mo yung mga bilihin ko ay pang tita na. So, hindi na yung mga pang sarili lang. Ayan.
So ngayon, uwi na tayo. Ayan. Pwede na siguro ako mag-start mag-ayos ng box mamaya. Umpisahan ko na. Talagang panic guys, wala talaga kahit milk. Hindi na ako nag-video kasi ayan. Wala din namang laman yung shelves. Hindi na ako pumunta sa town, dito na lang sa Aldi kasi malapit lang sa bahay. Hindi na ako lalayo pa. Bukas siguro, try natin ng maaga. So rude. Ang tahimik guys no, pag weekend, parang mga shops nila dito, shops na nakasara na pag paghapon. So, ilang supermarket na lang ang bukas. Dito guys sa Pilipinas, ang saya kasi bukas eh, may mga midnight sale pa. Kasi mga karinderya. Yung mga kainan, yung mga restaurants, nako. Tapos pag gabi, may mga ano pa. May mga live band. Yun ang namimiss ko sa Pilipinas eh. Bahay namin guys, so malapit lang sa lahat. Ang galaw lang ng camera ko. Pasensya na po. Ayan. Ah, dito na tayo sa harap ng bahay. Ayan. Ayan, nandito na tayo ulit sa bahay. Magtataka si Brad kasi bakit ako may diaper? Sabi niya, ano-ano na lang pinapadala mo sa Pilipinas? Sa bagay, supportive naman siya. Fairness naman sa kanya. Give credit naman kay Bonjing. He's very supportive. Lalo na sa mga balikbayan box na yan, ganyan. Hindi naman siya yung, ay bakit ka padala? Diba ganun? May mga ganun eh. Pero ito naman eh, swerte pa rin at maano naman, nakakaintindi naman. So ayan guys, buhatin na natin ang ating mga nabiling diaper. Ayan, ewan ko ba? Iba pala ang feeling pag auntie ka na. Ewan ko. Siguro yung nanay tsaka tatay ko ganun din kasi hindi na nila maiwan yung mga apo nila. Sabi ko, ma, dalawin niyo naman ako dito. Puntahan niyo naman ako dito. Ilang beses ko nang sinasabi, kahit isang buwan lang, tatlong buwan, bisitahin niyo naman ako para naman, habang busy naman ako sa work, ay tulungan niyo naman ako magtupi. Taga-tupi lang pala eh, no? Hindi naman, yung gusto ko din silang ipasyal dito. Tapos, makilala niya din yung, yung magulang ni Brad. Kasi nanay, mami na lang ni Brad ang buhay. Magna 90 siya ngayong July. So sabi ko, paano na din naman na ma-meet niya siya in person? Kasi hindi pa talaga sila nag-meet in person. Sa video call lang, ganyan. Pero, sabi naman ni mother, pag nabuntis ako, pupunta daw siya dito para mag-alaga ng apo. Kailan kaya yun? Kasi diba, alam niyo naman guys, may picos ako. So ongoing pa rin yung aking tag nito. Tinatry ko talaga. Trying my best na maging healthy. So, malay mo, in God's will, ibigay niya na sa amin yung baby. So, hopefully guys, baba na natin to. Too much drama na ito. Buda ka? Puro drama na. Lumalabas niya yung pagka-ilongga ko guys.
Alay na kayo guys, pasok tayo sa loob. So yan na guys, ito na yung aking iniipon na balikbayan box. So maidadagdag na ko para kay Ember, meron siyang napi. Naping laman. Ayan. So, aayusin ko to today. Tonight. At nang maipadala na siya, first week of April. Thank you all for watching.